normal ngayong academic year 2020-2021. So as of now, meron na po tayong 30 nakasama dito sa ating pong platform for our parents orientation po ng STEM. Siguro, pistahan na lang natin, natabol na lang po yung iba later kung ano po yung maabutan nila. Anyway, meron naman po tayong open forum para po sa kanilang mga katanungan, kalinawan, para sa atin pong mga pag-uusapan ngayong hapon na to. So muli, isang magandang buhay at mapagpalang hapon sa ating lahat. Kasama ko po dito on screen ang aking mga kapaguro ng General Flaviano Yengko Senior High School. Ayan po si ang group head po ng ABM, Dr. Annabel Bughao. Yan, kaway-kaway. We also have here Ma'am Ruby Jeremia, our guidance and master teacher also. And of course, kasama ang kanyang loving husband, Sir Glenn. Ayan. Also have here Ma'am Ditas Flores. Ma'am Ditas, ayan. We have our host, Ma'am Nika Lelis. Ayan, naka-gaming chair. We also have Ma'am Irma Tenmatay. Good afternoon po. Hello po. Good afternoon Sir po. Sir Stavros Soul Music, Sir Paquito. Good afternoon. Good afternoon. Ma'am Christina Pabalate in her most gorgeous attire. We also have Ma'am Herilyn Ray, Ma'am Cherry Mendoza, Ma'am Madeline Ayo. Ano pa yung hindi ko nakikita dito? Yan. At sa mga kapwa kuguro ng ating pong paaralan, muli po magandang hapon. And of course, magandang hapon din po sa atin pong mga parents ng atin pong mga STEM students. Ayan. Tayo po ay mag-uusap-usap online or virtually para po pag-usapan natin ang iba't ibang mga learning modalities. Ipapaliwanag po sa inyo, mga magulang, ang mga modalities na gagamitin or pinili ng inyo pong mga anak para po sa pagpapatuloy ng education sa new normal sa atin pong academic year 2020-2021. At bago po natin simulan ng lahat, hingi po tayo ng basbas ng atin pong Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na pangungunahan po sa atin ni Sir Paquito Abawag, ang amin pong physics teacher. Let us put ourselves into the presence of the Lord. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, O Lord, for gathering us this moment. Thank you, O Lord, for enabling the parents of our STEM students, for enabling the faculty members para po sa ganitong pagtitipon, para po magkaroon ng orientation or magsagawa ng orientation to our stakeholders, parents. And we pray na out of this situation na kinakaharap po namin under the pandemic, sa tinatawag po naming new normal education, nandiyan po, enable the parents, us as teachers, to be there to support our learners para po sa kanilang mga pangarap upang matuto po sila. Bigyan niyo po kami ng sapat na lakas na maibigay po namin yung best po namin sa aming mga magulang din po, sa aming mga kaguruan, kapwa-guro, na anuman yung sitwasyon na kinakaharap ay magpapatuloy po ang edukasyon, Panginoon. Sana nga po, Panginoon, kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng wisdom and guidance as we go through sa aming mithiin na maipatupad ang mithiin ng Departamento ng Edukasyon. Kayo po nawa ang malugod sa hapong ito. All of these things we pray in Jesus' name. Amen. Amen. And of course, para po sa ating pambansang awit, through an audio video presentation. Ayan. Ma'am Nika. What do you do?
So muli po, magandang hapon, magandang buhay po sa atin pong lahat, sa mga teachers, and of course sa atin pong mga parents. Sabi ko nga po kanina, itong araw na ito ay napakahalaga dahil ipapaliwanag po sa atin kung ano po yung iba't ibang mga learning modality. And of course, ang atin pong learning continuity plan para po sa pagpapatuloy ng pag-aaral, pagpapatuloy ng edukasyon sa new normal sa academic year 2020-2021. And again po, ang atin pong principal ay hindi po siya makakasali po sa atin ngayon kasi po siya po ay nasa meeting pa sa ating pong SDO Imus City, pero siya po ay may inihandang mensahe po para po sa ating lahat. Okay? Ma'am Nika, roll VTR, please. Magandang hapon po, mahal namin mga kapunang. At welcome po sa General Flaviano Yengko Senior High School para po dito sa ating sasagawang virtual orientation para po sa inyo. Mga mahal namin magulang, natutuwa po kami at kayo po ay aming nakadap upang palad kahit lamang po dito sa pamamagitan ng online platform. Kung saan ibigyan namin ng kaalaman kung paano ang pagbubukas ng klase. Alam po natin na ipinagbabawal ang face-to-face kung kaya't sa pamamagitan po nito, nawa kayo po ay mabigyan namin ng lubos na kaalaman na inyong kailangan kung paano natin isasagawa ang pagpasok ng mga bata sa paaralan. Pagpasok hindi sa pamamagitan ng face-to-face, kundi sa iba't ibang modalities na gagamitin natin na maya-maya po ay ituturo po sa inyo kung paano natin ito isasagawa. Kaya mga mahal namin magulang, alam ko pong tayong lahat ay nakakaharap sa malaking pagsubok. Ngunit ang pagsubok na ito ay hindi po magiging hadlang upang ipagpatuloy natin ang edukasyon na kailangan ng ating mga anak. Kaya nawa, mga mahal na magulang na nariyan po kayo ngayon, tayo po ay magkangkapit-bisig upang matupad po natin ang ating hangarin, ang isulong ang edukalidad sa ating paaralan. Maraming salamat po. Nawa po ay maunawaan niyo po lahat ang mga itatalakay sa ating gagawing orientation ngayong hapon. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Yan po ang atin pong school principal, Mr. Ricardo R. David III. Ayan po, para po sa kanyang welcome remarks. Okay, so sabi nga po ng atin pong butihing principal, ang hapon na ito ay nakalaan para po ipaliwanag po sa inyo mga magulang ang iba't ibang mga learning modalities na gagamitin ng inyo pong mga anak sa pag-aaral ngayong new normal sa education. Alam po natin na medyo mahirap, nangangamba kayo, marami kayong mga tanong tungkol sa paano magpapatuloy ang mga pag-aaral ng inyong mga anak. Pero ang amin pong paaralan at ang SDO Imus City ay narito po para umabot sa inyo at ipaliwanag sa inyo ang lahat na makailangan nyo pong malaman sa sa mga learning modalities ng new normal para po maiwasan po natin ang pangamba, pagtatanong at mga haka-haka sa atin pong pag-aaral sa new normal.
Okay, so unahin ko na po si para po i-present sa atin ang iba't ibang learning modalities ay si Dr. Annabel Bughaw. Pero bago po yan, Doc Anna, ipapakita ko po muna ang video po ni Doc Anna para po sa different learning modalities ng ating pong paaralan. Roll VTR, Mamika. Magandang buhay sa inyong lahat at darundalo na po sa aming mga binabahan ng magandang at makapag-aralan. Alam po natin kaya wala natin musukan mga buhay at makalungan, kahit naman at makapag-aralan para sa inyong mga anak. Kaya naman po, ako po si Tokan na isang pula sa kayo sa nangyari ng senior high school. Kaya nila akong ipaliban sa inyo kung ano-ano po ba ang iba't ibang learning behavior ng galing sa maaari basa sa kagawaran ng edukasyon, mabubukas na po ang klase ng ilang nalalagin na po sa 24 sa taong ito. Magkatapos naman po sa Amerika po sa taong 2021. Kaya mga minamahal namin, mga magpilang at mga mag-aaral, kaya po po ay lahat. So mag-enroll na po sa aming online enrollment form na nakalagay po sa aming website at sa aming LinkedIn page. Ay sunod na lang po sa kagawaran ng edukasyon ng maaaring magtuto ang mga magulang o mga mag-aaral ng mga magkikipoy. Ano-ano nga ba ang iba't ibang learning delivery modalities na maaaring magtutulikan? Ito po ay base sa template order number 7, series 2020, o yung tinatawag po natin as ECT or Learning Community Plan. Una, yung tinatawag po natin face-to-face learning. Ito po yung traditional na pag-aaral na kung saan ang mga group at ang moral. Ito po ay maaari lamang mangyari sa mga lugar na saan ng COVID-19. Ito po ay alisunod sa kautosan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa naman po ay ang tinatawag ng distance learning. Ito po yung uri ng pag-aaral na kung saan ginagamit ang data ng internet at teknolohiya at walang physical na contact sa mga mag-aaral. Ito po ay may dalawang pili. Una, ang pinatawag natin si MOOS. Kung sinabi po natin si MOOS, ang mga grupo at mga magpawag ang mag-aaral. Face-to-face na pa ito ang mag-aaral. Ito po po ang kanilang grupo sa nakatagkang araw at bukas. Ngayon, tinatawag natin schedule. Pangalawa naman po ay ang pinatawag natin as MOOS. Kung sinabi natin na si MOOS, ito yung uri ng pag-aaral saan schedule o oras ng estudyante kung kailan yung pag-aaralan ang mga pag-aaralan sa pinagagawa ng kanyang buo at ay maaaring ipas ang kanyang mga natapos na gawain sa mga comfort na active age at modo o yung tinatawag natin yung Google Classroom. Kung sana, yung pasimpos po ay maaaring naman gumamit ng mga application ng live gamit at sumunod. Ang sumunod naman po ay ang modular distance learning. Ito naman po yung uri ng pag-aaral kung saan ang mga mag-aaral ay kinakailangan ng internet at gadget. Kaya kung makapag-aaral para sila sa pamamagitan ng ito ay may dalawang uri. Una ay ang digital. Kung sinabi po natin kahit ito yung uri ng pag-aaral na kung saan lahat ng lecture ay nasa loob ng digital files na nakasave po sa flash drive or CD. Pinagkakaroon po ito ng kanilang mga guro sa mga mag-aaral at kung saan saan pag-aaral ng pag-aaral ng pag-aaral ng mga nakataktang gawain na nakalagay ito. Ay, may tinapay dyan po rin. Meron po nakataktang oras, setsa, kailang po ito hukumin. Ang sumunod naman po ay pinatawag natin painted. Sabi naman natin painted, ito po ay pinagkakamitin ng mga grupo sa mga mag-aaral na kung saan walang internet at gadget. Dami pong tayo nagkaraan na ang module, ang completed module ay pinakamitin. Ito po ay libre. Ang sumunod na grupo ay pinatawag natin PWA and Rated Business Instruction na kung saan ang mga mag-aaral ay maaari pong mag-aaral sa pagkita ng TV at radio. Kung saan, pero
ating tatandaan. Ang face-to-face learning ay maaari lamang mangyari sa kapagawaran ng informasyon, IAPF, DOH, at Pangulong Rodrigo Duterte. O diba, napakaraming maaari pagpilihan ng mga anak upang hindi mo inutuhan ng pandemic na ito. Kaya sama-sama po tayo, magtulungan po tayo upang hindi nito sa pag-aasal ang inyong mga anak. Kami po sa General Flaviano Yengko Shs Senior High School ay handa pong tumulong sa inyo. Kaya kung may tatanungan pa po kayo, natin po sa harap ng inyong screen ang aming pakinduro upang kayo po ay makapagtanong. Sama-sama po tayo, tulong-tulong tayo para po sa mga batang industriya mo, batang lingko niya, mabuhay po tayong lahat. God bless you all. Ayan. So, maraming salamat po, Doc Ana. At para po mas ipaliwanag pa po sa atin lahat, isa-isahin ang ating po mga learning modalities. Ayan. Ibinabalik ko po ulit sa inyo, virtually, ang head po na, group head po ng ABM, Dr. Annabelle Bughaw. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you, Sir Gerald. Ayan, so, i-discuss ka lang po yung learning delivery modalities at the same time yung process flow po na mangyayari para sa kanyang nalalapit na pasokan. Ano ho? Ako ho ulit si Doc Ana sa Yengko po under ABM Strand. Ayan, so, sinanggit po ni Dr. Torres din kanina na ang ating pasokan ay sa August 24 na po. Teka, hindi ko pa yata nasi-share pala sa screen. Ayan, i-share ko muna. Kita na ba, Sir Gerald? Wala pa po. Ayan, so wait natin. Ayan po, presenting. Okay, ayan po. Kita na po? Yes po. Okay, so... tanungin ko lang yung mga parents, ano pong idea nyo about learning delivery modalities? Pwede pong sumagot? Meron po ba kayong napili para sa mga anak ninyo ngayong nalalapit na pasukan? Pwede nyo pong i-unmute yung inyong audio kung gusto nyo pong sumagot. Or mag-chat na lang po kayo kung nahihiya. Wala. Okay, sige. I-discuss na natin. So, ano-ano po ba ang DepEd Learning Delivery Modalities ngayong nalalapit na pasokan for school year 2020-2021? So, base nga sa ginawa kong video, ito po yan. Unang-una yung face-to-face learning, aware po tayong lahat dito. So, ito po yung traditional na pag-aaral na ginagawa natin nung wala pa po ang COVID. Pero ito po ay hindi pwede munang mangyari hanggat walang vaccine. Ano ho? Pangalawa po, yung tinatawag nating distance learning. Ito po, hinati sa dalawa, we have synchronous at saka asynchronous. Ito pong synchronous distance learning, kung makikita po, ginagamitan po ito ng internet at saka gadget. So, dapat malakas po ang ating internet connection. So, pwede po tayong mamili kung anong gagamitin natin. Kung makikita nyo naman sa screen ninyo, pwede po kayong gumamit tulad nito, yung Google Meet, na kung saan nakakapag-usap po yung teacher at saka estudyante. At the same time, pwede rin po yung Zoom application at saka yung FB Live. Ayan. Pag sinabi naman po nating asynchronous distance learning, ito naman po ay ginagamitan natin ng platform. So, pwede po tayong gumamit ng Google Classroom o yung ating FB page. So, ito po yung itsura niyan pag ginamit na po niyang teacher. So, depende po sa subject. Okay? And then, ano pa yung sumunod? We have the modular distance learning. So, yung digitized po, ito yung kung saan nilalagay po ng teacher yung kanyang mga lessons, activities, exams, at para mabigay po sa bata. No? Ito yung mga walang internet na. So, manunood na lang sila ng video, ng lesson ng teacher, at the same time yung mga pinagawang activities. So, doon din nila sasagutan, ilalagay din nila sa flash drive, papalik kay teacher. Sumunod po yung printed, ayan po. Ito po yung talagang module na yung makikuha nyo. So, mamaya i-discuss ko naman yung process. Tandaan nyo po, wag po kayong magpabayad dito kasi ito ay libre po.
baka po pabayarin kayo, huwag po kayo magbabayad. So ito po yung sumunod, yung PBN, Radio Based Instruction, may program or channel po na ibibigay po ang DepEd kung saan pwede po mag-aral yung mga estudyante, pumili po nito. Ayan. So we have blended learning. So mula sa face-to-face learning, pwede niyang i-combine face-to-face to distance learning, face-to-face to modular, face-to-face to TV and radio-based instruction. Pero yun nga po, hindi pa po talaga natin pwedeng gawin muna, no, yung face-to-face learning. Ayan. So, meron naman po tayong tinatawag na homeschooling na kung saan yung kayo mismo po, mga magulang or kung mayaya yung anak nyo, tutor, ay pwede pong magturo sa mga anak ninyo. Kailangan nga lang po ay sumailalim kayo sa training at binigyan kayo ng permit ng DepEd. So, ito po yung process flow. By the way, may tanong po tayo dun sa learning delivery modalities. Hello? Question lang po. Okay po. Pwede bang kunyari dalawang modalities yung gagamitin, let's say modular tsaka yung sa distance learning? Or isa lang dapat? Pwede po siguro yung synchronous tsaka asynchronous distance learning magkasama. Pwede po yun. And then, I mean po, yung let's say yun nga po, online classes like Zoom or ano, tsaka modular, may ganun po bang ano? Hindi po, inaano po natin eh. Di ba po may survey tayo kung ano yung pinili natin? Opo. Nakalimutan ko yung napili ko. Kasi po, okay lang po yun, maganda po nagtatanong para klaro po. Ano po? Hindi po. Yeah. Okay. So, permission to speak po. Sir Mike, hindi po pwede po yung combine po natin yung module tapos online po. Dahil po nakagroup po ang mga bata po natin based po sa learning modality na kanila pong napili. Pwede lang po ay online. Kung online po, synchronous at asynchronous. Kung modular naman po ay digitized and printed. Pero pag online at module ay hindi po maaari pagkat ang modular printed po ay may kukulang budget po na nakalaan para po sa mga pumili lamang po ng modular printed na mga bata. Okay po, notice. Okay. So, i-continue ko na po yung proseso para mas maliwanag po sa atin. Ano ho? Pagka... Ay, may tanong po ba? I-continue ko muna. Sige, para mamaya na yung question. Ano, Sir Gerald? Sige, ito po yung flowchart or yung process flow for synchronous distance learning. Depende po yan sa teacher kung ano pong pipiliin niyang application. So, we have Google Meet, FB Live, and Zoom. Ayan. So, ganito po yan. Kung ito na po ang napili, let's say Google Meet po, bibigyan po ang bata ng kanyang link kung saan po siya papasok. May schedule din po yan ay bibigay ang link po sa mga bata ninyo, no? Kung anong schedule niya, dapat po pumasok siya doon. Kung let's say ang subject niya Earth and Life Science, so 7 to 8, dapat 7 to 8, nandun na siya sa, ayan, online na siya, nakaklik na siya dito sa link. And then, ayan po, ipag-prepare po dapat yung strong connection at the same time yung gadget. Then, yung sa actual process po, ayan po, attend po siya ng virtual class tulad nito, parang tayo nagkaklase. And then, ayan po, pwede siya mag-participate na po ng mga activities, ano po yung mga pinagagawa ng teacher niya doon sa klase. And then, yun, mag-i-end po yung class and mag-record po yung buong klase. Yun yung maganda sa synchronous. And then, sumunod po yung asynchronous. Ganito naman po yun, yung process niya. Mamimili din po si teacher kung anong platform yung gagamitan, either FB page, Edmodo, o Google Classroom. Ito po, sa example po, we have Google Classroom. Tapos po, ang sumunod ay pwede po dito ko. Ito po yung before ha, mag-upload na dyan sigurado si teacher ng kanyang mga lessons, kanyang mga exams, ayan. And then, magbibigay na po siya sa mga estudyante niya ng i-schedule niya po yung exam na yun, yung lesson po kailan i-review ng bata, and then yung mga bata naman, bibigyan po ng tinatawag natin class ID. Ayan po yan, tsura. Ayan. So, para po makapasok sila doon. And then, sa actual po,
syempre, kailangan po i-open na ni estudyante yung kanyang Google Classroom using her or his Google Class ID. Tapos po, pwede niyang i-download doon yung mga lessons na pinagay ng teacher. Tapos po, yung exam po, doon po yun actual, sinasagutan. Automatic po, makukuha niya rin agad yung score. Using that platform, nakaset na po yung kay teacher. And then, sasubmit po ni bata o ng mga anak ninyo yung kanilang mga ginawa. Kung activities yun, kung ano man yun. And then, i-record na ni teacher, check na ni teacher, record. Yun, gagawa na po ng grades. Sa modular po, ito yun. Yung mga wala pong internet. No? Ayan, isa-segregate po muna lahat ng modules, either sa digitized or sa printed module po ito, ha? Ayan. Sunod po, i-distribute na po sa kanya-kanyang class advisor. Si class advisor po, ibibigay niya sa transporter. So, ang transporter po, sabihin naman sa inyo ng advisor kung sino yon. And then, i-drop off po sa designated area. Pwede po yan sa mga barangay ninyo kung saan po kayo. And then, pipick upin nyo po yun doon kung saan yung barangay nyo. And then, bibigay nyo po sa anak nyo, then sasagutan po ng mga anak nyo. Ibabalik nyo po doon sa drop-off area kung saan nyo kinuha si module. Then, kukunin po yun ni transporter. Then, dadalhin po ulit ni transporter kay class advisor. And then, i-distribute na po ni advisor sa kanya-kanyang subject teacher. Tandaan po natin, this semester, meron po siyam na subject yung mga anak ninyo. Okay? And then, i-assess po, check na ni teacher, and then i-record, yun, magsasubmit na po siya ng grades. Ganun lang po kasimple yung flowchart ng modular distance learning. Ayan, so you're, feel free po to ask questions na po. Kung medyo hindi pa po maliwanag. Sige po. Open po for questions. Parents, may mga tanong po kayo. Para po magtanong, dalawang paraan po. Una po, pwede nyo pong i-unmute muna ang inyong microphone po para po masabi po ninyo ang inyong tanong. Pero pag medyo nahihiya po tayo, meron po tayong chat po dito sa ating po platform. Pwede nyo po doon i-type ang inyong pong mga tanong para mabasa po at masagot po ng ating pong mga diskasa. Marami pong salamat. Kay Ma'am Susan Alamar, may schedule na po ba sila? Doc Ana? Ayan. Ang schedule po, bago magpasokan, sigurado po magbibigay na yan sa inyo. Ongoing po yan kasi dumami po bigla yung ating population. So, nag-add po tayo ng mga schedules. Okay. So, in terms of class schedule po, po ay same class. Actually po, ang screen time po ng bata ay 4 hours po kapag ito po ay online. Tama po ba, mga master teachers? 2 hours po sa morning, 2 hours po sa hapon. Ang screen time po ng mga bata kapag ito po ay online learning. Tapos po, ang class schedule naman po ay bibigay po na sa kanila. Perhaps next week or the following week, kasi po sabi nga po ni Doc Ana, medyo lumobo po ang ating pong school population at ginagawan pa po, inaaral po maigi ang ating pong mga schedules ng estudyante at teacher para po sa ating pong online. Para po, may tanong, paano po pag brown out sa amin pero sa inyo po hindi? Considered absent na po ba ang anak ko? O, magandang tanong yan, ma'am. Ayan, magandang tanong nga yan. Siguro po, kailangan, kung yun naman ay ma-verify ni teacher na talagang brown, hindi naman siya agad ma-absentan. And possible po yan, kasi i-coconnect yan dun sa synchronous distance learning, meron naman pong iniiwan dun si teacher na activity. Hindi naman po siya basta i-absent, no? Maganda naman yung may output yung bata doon, para maging present pa rin siya. Okay na. Sir Gerald, meron pa? Marami pa po. Ayaw nga. Maganda po yan. Maraming questions. Sabi,
Pag-modular po ba ang bata, lahat ng subject niya i-printed po? Ah, dalawa nga po yung pagpipilian, pwedeng digitized o printed. Kung pinili niyo po printed, possible po yun, lahat yun. Sasagutan po. Yun nga lang po, inuulit namin, na ang printed module po, wala silang chance ng teacher magkausap. So, through transporter po ang usapan dyan. Kaya, kayo po, pag-isipan nyo mabuti, ano ba talaga ang the best learning delivery modalities na pipiliin po ninyo? Kasi kayo po magtuturo na sa anak nyo yan. Opo. Ayan po. So, ayan. So, ang module po ay printed po lahat po ng subjects po yon. So, discussions, lecture, activity worksheets, nandun po lahat sa module po na itatransport po ng transporter doon sa drop-off area. Nakukunin nyo po at doon din po yung 9 na subjects po, ibig pong sabihin 9 na modules din po ang kukuhanin ninyo, pero yun po modular approach po ay self-paced learning na po yon. So dapat fully guided yung bata kasama po kayo sa pagsagot at pag-aral po ng modules. Okay, so meron pang ibang tanong yata sa inyo. Meron ba ditong mga abutan ang online sa modular lang po ang naabutan? Nag-choppy ka, sir? Ask ko lang po. No. Ito bang mag-mix? Ano? Si modular online. Baka siguro yun ang gustong itanong ni John Wilmer Monton. Pwede daw po bang mag-mix ang modular at saka nung online? Okay. Hindi po. Explain po natin kanina. Pwede po mag-mix yung synchronous at asynchronous kasi connected po yun. May internet, may gadget. Ang difference lang naman ng dalawa is yung application at the same time yung platform for asynchronous. Pag modular, yung pagpipilian po natin doon, yung digitized at saka yung printed. Pag printed, pag modular, printed na po yung pinili, yun na po yun. Siyang na subject, ibibigay lahat yun sa bata, sasagutan niya po yun lahat. And then, saka ibabalik po. Checkan lang ni teacher. Wala po silang chance ni teacher talagang magkaroon ng interaction. Ayun po. Pwede natin i-combine yung synchronous at asynchronous. Tapos digitize or printed. Meron pa po? Sige po, tanong lang po. Oh, sir, meron pa yata, Sir Gerald. Sir Gerald, sa mga parents po, pwede po niyong i-unmute yung inyong audio. You can ask question po. Aha, ano bang mga tanong pa dito? So, meron pa dito, sabi niya. What if di po na nakapag-online ang bata, paano po makaka-catch up? Kung hindi nakapag-online, sa asynchronous po, may chance po siyang makapag-chat sa teacher. Sa asynchronous distance learning. Ang maganda po kasi sa asynchronous at saka sa synchronous, meron po silang communication with teacher. At the same time po, kung na-miss niya yung klase, pwede niya makita, ma-browse yung lessons na naka-upload po sa asynchronous sa Google Classroom nila. Eh, pero yung quiz, let's say, in-schedule kasi ni teacher, yun po yung hindi niya na basta mababalikan kasi nakaset yung schedule doon, automatic yun, may time out po, no? Let's say 1 hour lang miss ni teacher, 1 hour, within that hour, dapat nasagutan niya kasi automatic po yun, may score na rin siyang marereceive. Galing naman po kay ayun Sara po. Albacea, Doc, kapag synchronous po ba, makakatanggap pa rin po ba ang anak ko ng module? Kahit through online po? Ay, wala po. Kasi sa printed module po yun. Kasi sa synchronous po, actual na pong tinuturuan yung anak nyo, online nga lang.
Sige po, ibig sabihin po nun, Doc, ibig sabihin, Doc, kapag ka-synchronous ang pinili ng magulong, ng magulang, ay hindi sila mabibigyan ng modules, sa private modules. Ma'am Irma, thank you. Based sa process kasi natin, diba, sa printed module, nakasegregate na lahat ng printed. Meaning, alam na natin kung ilan lahat yung batang bibigyan ng module. Ang re-request lang natin module based dun sa pumili po ng printed module. So, let's say, sa dalawang po sila, dalawang po yung printed module na ibibigay, mabibigyan natin na bata with 9 subjects. Opo. So, dapat po pala kailangan kung ano po talagang ang decided na learning modalities na pinili ng magulang ay yung po talaga po ang masusunod. Tama po ba? Opo, opo. Kung modular, modular. Opo. Kung synchronous or asynchronous, dapat yun po. Opo. Tama po? Yes, po. Yes, yes. Yes, meron po isa dito. Galing po. Yes. At ano may parent nagtatanong. Sige po. Good afternoon po. Medyo na-late po kasi kami nabasok ng mother ko. Pwede po bang ipaliwanag niyo po ulit ang pinagkaiba na asynchronous at synchronous? Medyo dun po kasi kami nalilito. Nalilito. Okay. Sige po. Wala ko problema. Ito po yun. Pag sinabi natin synchronous, under po yan ng distance learning, ano? Sa synchronous po, dipili tayo ng application, either FB page or Google Meet, itulad ng ginagawa natin ngayon, and then yung ating Google Class, yung ating Zoom, no, application. So, dapat, before magklase, ay mag-download na kayo ng application kung ano yung sinabi ng teacher nyo na gagamitin. Yung tatlong yan, yung possible. And then, kailangan yan may internet connection at saka gadget ka. Either cellphone, laptop, it's up to you. Pag asynchronous naman, platform yan na gagamitin nyo. Either Google Classroom or yung FB page or yung Edmodo. No, kung familiar ka doon. So, ganito yung itsura niya. Ito, hindi mo makakausap si teacher mo, pero masachat mo siya. Tapos dito, nakikita mo na rin yung lessons, kung ano yung sinet na schedule ng teacher, kung ano yung pag-aaralan, nakaschedule yan. So, magsaset siya ng time yan, day, kung kailan niya pupuntahan yung lesson na yon. And then, may exam, isaset niya rin kung 1 hour, 30 minutes, or quiz nyo, yan. Yun yung difference ng dalawa. Pero under siya ng distance learning. And we can combine them pag gusto natin. No. Ayun. Na liwanagan po? Opo. Ano po, may second question po. Sa Google Classroom, pwede po naming ipaprint yung ibibigay nyong lecture doon, pero yung quiz po tsaka assessment hindi po namin pwedeng ipaprint. Pwede pa rin po ba namin yun kunin at ipaprint para merong basis yung kapatid ko na pag-aaralan niya everyday kahit na wala sa schedule. Ang maganda kasi, di ba, based doon sa sinabi ko sa process, medyo na eto kasi anak sa synchronous, ito yung proseso. Opo. Mag-actual participation ka based dun sa, di ba, nagklase na kayo. Ito yung actual, klase nyo ni teacher. Ayan, magpa-participate ka kung anong ginagawa nyo dun sa klase. And then, i-record ni teacher yung pag-end niya ng class. Ngayon, asynchronous, ang difference, ito. Yung platform, let's say Google Classroom, magkakapag-download po kayo lahat ng lessons na in-upload ni teacher. Pero si exam nyo, hindi nyo yun madadownload. Opo. Automatic kasi yun. So, welcome. Opo. May time lang po. Opo. Thank you po. Sir okay. Gerald. Sir Gerald. Nandiyan na si Sir Gerald. Yes, Sir Gerald. Wait lang po at medyo naglag itong aking kaya po ako nawala. Anyway po, may mga tanong pa po ba? Hindi ko nababasa. John Wilmer. May tanong po si John Wilmer Monton, Sir Gerald.
Sir Gerald, next na po question ni Ay, okay. Ang asynchronous po ba agad-agad ang sagot pag may exam? Sa asynchronous, yung exam po ay automatic yon. Pag nasagutan nyo, masasubmit nyo. Oh, and then meron na pong score. Yan po yun. Kaya kinakonect natin sa asynchronous at asynchronous. Oh, nalakawan mo Sir Gerald si John Wilmer Monton, yung question ni John Wilmer Monton. Hindi ko siya mabasa ma'am, naka-cellphone na lang ako. Paki-read na lang po ma'am, ma'am Irma. Okay. Sabi ni John Wilmer Monton, paano po kami makakasigurado na mag-grade na ang bata at mapapasa o hindi mawawala ang papel ng bata? Magandang tanong po yun. Ano, eh, yung printed module po yan based din sa sinabi ko rin kanina sa ating process, ayan po yan. Hindi po yan basta mawawala kasi kay transporter po na pupunin ni class advisor. Si class advisor po ang magbibigay sa bawat subject teacher. And don't worry po kasi sa bawat learning delivery modality natin, may kanya-kanya po tayong tinatawag na authentic assessment. Na kung saan meron po yung criteria para ma-evaluate yan, mag-grade po sila ng maayos. Ayan. Huwag po kayong mag-alala doon. Ayan. So, sa mga magulang po, ililawin lang po natin, actually, dalawa lang po talaga yung major branch ng ating modality. Yan po ay ang atin pong online learning at saka yung atin pong modular learning. Tapos, in-specify lang po siya kung anong klaseng online. Ito po yung atin pong synchronous at yung isa naman po yung ating asynchronous. So pag sinasabi po nating synchronous po or synchronized learning, ito po yung full online learning. So ibig pong sabihin may maximum participation ng inyo pong mga anak sa online, nagdi-discuss si teacher online, kaya po nung ginagawa po natin ngayon, ito po yung online synchronous learning. Yun naman pong asynchronous learning, mayroon din pong time na magdi-discuss si teacher online, pero mostly ang kanyang mga activities po ay ipapasa sa inyong mga anak using a digital platform na sinabi po ni Doc Ana, gaya po ng Edmodo, Quipper, Google Classroom, nandun po lahat ng mga activities na kailangang sagutan ng inyo pong mga anak, may time din po doon kung kailan niya sinubmit. At automatic po, yon ay nache-check at nagre-reflect po sa screen po ng inyo pong anak kung naipasa na po ba niya o hindi pa naipasa ang kanyang output. So, ibig pong sabihin, pag wala pong zero po yung score ng anak po ninyo sa digital platform na ginamit, ibig pong sabihin ay hindi naipasa ang kanyang output. Kasi yun po ay digital platform po ang magsasabi po doon kung naipasa na po ba or hindi po ang inyo pong output ng kanyang mga anak sa asynchronous learning. Yan po. Yeah. Yan po, Dok Ana, tama? Okay. Sige po. Sa asynchronous po, paano po sasagutan ang quizzes daw? Do. Yes. Using the platform, online mo siya sasagutan. Depende kay teacher mo kung ano yung ginawa niya. Multiple choice ba yun? Siyempre, check mo lang. Click mo lang paano yung the best answer mo doon. Ayan. Kung essay yun, you need to type siyempre kung ano yung answer mo. Ayan. Siyempre, pagdating sa essay, hindi yun agad mabibigyan agad ng score. Yung multiple choice lang yung mabilis nating nabibigyan ng score. Kasi babasahin pa yung teacher, syempre. Okay? Yeah, tama. Meron pa dito. Ask ko lang po, di pa naman nag-start ang klase. Kasi po napili ng anak ko, digitized. Pwede ba magpalit through asynchronous? So, pwede naman pong magpalit, pero sana yung sigurado na po ito. Kasi po, kami din po ay naguguluhan. Kasi ang grouping po ng ating mga bata ay based sa kanilang learning modality. Ibig pong sabihin, kung sino po yung mga online, sila po ang magkakagrupo. Kung sino po yung modular, sila po yung magkakagrupo. Para hindi po magulo.
ang pagbibigay ng module at pagkaklase po through online platforms. Pwede pa naman po kung ayan, pwede pa naman po yan. May tanong pa po ba? Parang meron pa, sir. Ayan, sa quizzes daw, paano sa synchronous daw, paano daw sasagutan ng, ay, nasagot na po pala ito. Oh. Sa synchronous po, ang mga quizzes ay nakalatag naman po dyan sa digital platform ng mga bata. At minsan kapag, sabi nga ni Doc Ana, kapag multiple choice, true or false po ang mga quizzes, yan po ay automatic na check ng platform kung niyan po ay nasubmit ng bata. Pero kung wala po siyang sinubmit, ibig pong sabihin, hindi nagpasa ang bata. Kaya hindi po natin pwedeng ipagpilitan na siya po ay nagsubmit. Dahil yan po ay nararecord po, matitrace po natin sa atin pong online platform. Okay, may question pa po. Sige po, tanong lang po yung mga parents, huwag po kayong mahiya. Kaya po natin ginagawa yung orientation para mas maliwanag po sa inyo lahat. Wala na ba? Ay, maganda. No question na po ako. Grade 11 na naman kasi ang mga anak natin. Kaya need natin silang maging independent. Ayan, wow. Thank you very much, Ma'am Lizzy Sara. Tama naman po. So, yan po. Pero pinapaalala lang po namin, for example po sa STEM, ang kapag modular po ang atin pong napili, digitized or printed, wala po yon, hindi nyo po yun makikita si teacher. Ibig pong sabihin, ibibigay lang po ni teacher ang module, bahala na po ang inyong mga anak through your guidance, paano po niya aaralin at sasagutan ang mga tanong at mga worksheets sa atin pong module. Ayan. So, meron pa po ba? Meron pa po? Okay lang po yan. Para masagot po natin dito pa lang. Parang hindi po kayo nagtatanong sa iba. So, maliwanag na po. Ano, ang may interaction lang online ay yung distance learning as a synchronous distance learning. Sa printed, digitized, wala po. Everyday po ba ang klase nila? Everyday? Depende po sa schedule. So, kailangan po hawak ng bata kung anong schedule niya, aware siya kung kailan siya papasok sa online class, no? So, synchronous. Opo. Actually po, everyday po talaga ang pasok po ng bata. Tama po, everyday po. Pero kapag online po ang bata, ang screen time po niya ay 4 hours lamang po sa isang araw. So, ibig pong sabihin ay 2 hours po siyang naka-online sa umaga, 2 oras din po siyang naka-online sa hapon. And then, sa sunod na araw, ibang subjects naman po ang i-online until matapos po yung required number of hours na kailangan niyang tapusin in a week po. Okay. Sir, parang may isang tanong na nalampasan. Hindi ko makita. Wait lang. Saan po magpapalit ng mode of learning? Ah, yung mode of learning. Yung mode of learning po ay magpapalit daw po siya. I-message na lang po ako, sir. Para po change po natin kasi nag-group na po natin ng mga bata. Ayun, may tanong pa yata, sir. Ay, may clarification. Clarification lang po uli. Yung synchronous po ba gaya ng asynchronous na pwede rin po balikan yung lesson nila? Ay, sa synchronous po, actual ano na po yun eh, class. So, hindi po. Unless, may recording. Ipanood sa kanya yung record. Oo. Pero kasi yung sa teacher kasi yung recording na yun. Yung synchronous po kasi, Ma'am Jane Peralta, ay actual teaching learning po, gaya po yan ng classroom, pero ang teacher at ang mga bata po ay nasa virtual po. Pero pwede pong i-record ang nangyayari po sa virtual classroom kapag pwede naman pong i-record po, di ba po, Doc Ana, ang yes, buong yes, klase kapag ang ginamit po ay sa ginamit po na online platform.
Pero yung asynchronous sir, yun, kung ipapanood niya. Oo. O pwede nyo naman po yung balikan yung recording paulit-ulit para po makuha yung lesson. Yun naman pong asynchronous po, may discussion din naman po yan. Pero hindi po yan actual learning na kagaya po ng synchronous. Sa teacher po, ibibideo na yung sarili niya, tapos isesend po niya sa platform. At doon din, yun po, papanoorin po ninyo, pero wala po yung interaction between teacher and student. Tama po ba, Doc? Yes po, yes po. Yan. May tanong pa, okay, sir. Po. Saan po pag... Pwede po bang... Sige, Ma'am Irma, pakibasa po. Pwede po ba kumuha ng copy ng flash drive? Kung digital, learning delivery modality. Kung under po kayong digitize, yun po yung bibigyan USB. Natin ng... digital files. Pero kung synchronous po, wala po nun. Tsaka yung asynchronous. Okay po. Kapag modular digitized po, ang pinili po natin, yun po ang may saving device or pwede pong isend sa inyo yung module through soft copies. Ay, tsaka, of course, teachers interaction, wala pa din po sa modular. School. Hindi pa po pwede pumunta sa school po. Bawal pa po. So, thank you so much, Doc Anna, for your discussion on the different learning modalities. Standby lang po, Ma. I standby lang po, Doc, because later po, tapin pong open forum for sure. Marami pa po tayong mga katanungan na liliwanagin sa atin pong mga magulang. Marami pong salamat. Ngayon naman po, itadako po tayo sa atin pong academic requirements and qualifications ng atin pong mga STEM students. Through po sa discussion po ni Ma'am Nessa Lope, pero since si Ma'am Nessa po ay nasa isang meeting din po kaya hindi po siya maka-attend today online, pero kasama po natin siya this kaninang umaga. So I will take this opportunity na lang po to discuss po sa inyo briefly ano po yung mga academic requirements and at the same time qualifications ng inyong pong mga anak sa STEM. Okay. So ang STEM po ay academic track, nang ibig pong sabihin ay science, technology, engineering and mathematics. So it is expected po na kapag ang inyo pong mga anak ay nangangarap maging engineer, maging mga scientists or medical practitioners, ito po ang STEM po ang kanila pong kukunin po dapat na track or strand. So ang sino ang mas mga nasa STEM strand? Sabi ko nga po, ito yung mga mag-aaral na nagnanais kumuha ng mga courses na may kinalaman sa research, engineering, medical courses, teacher, information technology, software developer, pilot, architect, at marami pang ibang mga courses na related sa sciences, engineering, and mathematics. Oh. Yan. Sino-sino ang maaaring mapabilang sa STEM strand? Ito po. Una, dapat po ang mga mag-aaral na nakakuha ng final grade na 85 pataas sa math at science noong grade 10. Actually po, sa lahat po ng academic track na ino-offer po sa senior high school, ang STEM strand lamang po ang may grade qualification na 85 pataas sa mathematics at science. We're talking here po about final grade. Ibig pong sabihin ng final grade, ito po yung pinaka-final na grade. Kapag apat po na quarter yon, i-add po yung apat na grade mula first grading hanggang fourth grading, tapos i-divide po natin sa apat, yun po yung tinatawag po nating final grade. So dapat po 85 pataas ang grade niya sa mathematics at science, at general average po niya ay 85 pataas din po. Bakit po kaya may grade qualification ng STEM? Kasi tayo po ay sumusunod sa guidelines po ng Department of Science and Technology or sa DOST about mathematics and science
Greek subjects and requirements po na kailangan po sa atin pong STEM strand. Okay po. So kung ang inyo pong mga anak, ang mga grade po ng inyo pong mga anak ay hindi po aabot sa 85 pataas sa card po, ay may dalawan, may option naman po tayo na lumipat sa ibang academic track or ibang strand, or lumipat, ayan, may option naman po pala tayo na lumilipat po ang atin pong mga anak sa ibang strand or sa ibang track ng senior high school. Andyan po ang atin pong humanity TVL HE combo at ang atin pong TVL computer system servicing. Yun po ay kapag hindi po 85 pataas ang grade ng anak po ninyo sa math at science. Yun po yung qualification po talaga una. Actually po last time or sa ibang sa STEM po talaga may qualifying exam po, aside from grade requirements may qualifying exam po ang mga bata. Pero since pandemic po, hindi po tayo nagbigay ng qualifying exam at ang magiging basis lang po talaga natin ay ang kanilang grades na 85 sa math at science. Next po ay ang mag-aral ay dapat nakakuha ng 86 pataas na percentile rank sa mga STEM subtest ng Career Assessment Exam or ang tinatawag nating NCAE. Kung maalala po ninyo ang inyong pong mga anak nung sila po ay nasa grade 9 or grade 10, sila po ay kumuha ng NCAE o yung National Career Assessment Exam, at doon po sa result na yon makikita po natin kung ang mga anak po natin ay akma or pwede siya sa STEM strand kung ang kanyang nakuhang percentile rank ay 86 pataas. Yan, sa atin pong NCAE. Yan. So, yan lang po, yung dalawang qualification po natin sa STEM. Actually, tatlo po yan. Sabi ko nga, dapat pasado siya sa qualifying exam. Pero since wala tayong qualifying exam, we will only refer po sa dalawa po nating qualifications. Next po. Ayan. Ano-ano ang mga dapat ipasang mga dokumento sa pag-e-enroll? Same po with other track or strand. NSO birth certificate po para po ma-validate or ma-verify ang mga personal information po ng bata na i-input ng kanilang class at class advisor sa kanyang learner's information system. Pangalawa po yung report card or form 138 na napakahalaga para po ma-validate po natin ang grade ng mga bata sa math and science, gayon din ang kanyang general weighted average. Actually po as of now, kakunti pa lamang po, update lang po, kakunti pa lamang tamang po ang nagpapasa ng card sa atin pong mga STEM students. So hopefully po by August, sabi ko kaninang umaga, August 14 po yata, hopefully po, sana po naibigay nyo na po ang mga card ng inyo pong mga anak, either hard copy or soft copy po, para po ma-validate po natin ang kanila pong mga grade at mapasama po sila sa atin pong final list of qualified students sa STEM. So ibig pong sabihin, i-clarify ko lang din po, kahit nakatala ang inyo pong mga anak sa atin pong tentative list ng STEM students, kung based sa atin pong verification at validation ng kanilang grades ay hindi po umabot ng 85 pataas, they have to choose another strand or another track po para po sa kanila. And of course, NCAE result. Yan po ay pwedeng ipasa through hard, through soft copy po. Picture po and send to us, or pwede nyo rin pong i-scan and send to us po para po maiwasan po natin ang pagpunta sa atin pong school because of banta ba rin po ng COVID-19. Ma'am Nika? Ayan. So ito po ang subjects ng atin pong mga anak. Ang subjects po ng STEM ay kapareho lang din po ng ibang track or strand. Meron po siyang core subject, applied subject, at specialized subject. Pero sa kanila pong specialized subjects, since sila po ay STEM, mostly ang kanila pong mga subject ay mathematics and sciences na mga subjects. Pre-calculus, ayan, basic calculus,
general chemistry, physics, biology, chemistry, and then research capstone project. So yan po ang mga specialized subjects ng atin pong mga STEM students. Kaya po sabi po namin kanina ni kasabi po kanina kapag modular po, for example yung pre-calculus, parang module lang po ibibigay po yan sa inyo at self-learning na po ng bata paano niya i-solve yung mga problems dyan sa calculus o sa basic calculus and so on and so forth with your guide dance naman po. Yan, as magulang. Yan. Next po. Okay na po. Ayan yan po. Baka po may mga tanong po kayo, mga magulang, sa qualifications po ng inyo pong mga anak. Ay, question po ulit. Yes po. Tawag dito. Na-send ko naman yung requirements dyan, yung card tsaka yung good moral. Yung barangay clearance po ba, hindi na kailangan or? Hindi na po kailangan, sir. Okay, good. Yung ano na lang, yung NCAE na lang yung iahabol ko dyan. Yes, sir. Yun na lang yung kula ko. May NSO naman tsaka card tsaka yung good moral. Na-send ko naman dyan nung nakaraan. Yes po, sir. Sige po. Iahabol ko na lang po. Thank you. Yes po. Sir, good afternoon. Yes po. Nagpunta kami ng mga documents, pero yung NCEA, hindi po namin makita, sir, paano po kaya? Pero okay naman po sa grade requirements po, ma'am? Opo, sir. Okay po. Sige po. Okay na po yun. Okay po yun, ma'am. Okay lang po yun, ma'am. Thank you, sir. Pero pag may time po kayo, pakihanap pa rin po natin po. Thank you po. Sige, sir. Thank you. Yan. Paano po nawala yung NCAE ng anak ko? Ang NCAE po pwede soft copy na lang. Okay po. Okay po ang soft copy po. Mas maigi po kapag soft copy nyo po ibigay po sa amin. Pero of course, pag okay na po ang pandemya, mag-request din po kami ng hard copy ng lahat po ng mga documents. Baka may tanong pa po? Yan. Pwede po kayong ayan. Sige po, open forum na po tayo mga parents, mga magulang. Ayan. Pwede na po kayong kung gusto niyo po ng kalinawan, ng kaliwanagan ukol po sa lahat ng napag-usapan po natin ngayon based sa learning modality at grading system, ano pa ba? Qualifications, pwede na po kayong magtanong po. Para may tanong dun, Sir Gerald. Okay. Regarding po sa NCAE, ang titingnan po ba ay yung resulta sa STEM subtest lang? Or need pa pong tingnan yung scientific ability and mathematical ability? Actually po, may summary po sa NCAE po, may summary po doon kung yung percentile ranking po niya sa mga subtest. Sa mga subtest po. Yung STEM, pag sinasabing pong STEM, ibig pong sabihin yan po ay summary na po ng kanyang scientific ability at ang kanyang mathematical ability result. Sige ma'am Irma, pakibasa na lang po ang mga tanong kapag meron. Hindi ko makikita masyado. Naka-cellphone lang ako ngayon. Nalubat wala ako pa naman so far. Sige po. Baka po may mga tanong pa po kayo regarding learning modality. Ayan, ask ko lang po paano po ang grading system. Ayan, Ma'am Ruby, baka pwede pong pasagot po dito. Ask ko lang po paano po ang grading system. Ma'am Ruby. Yes po, good afternoon. So far po, same grading system po ta. Kasi wala naman po sa grading system. So as is po yun. Ano po yung ginagawa natin simula na nagsimula po ang sim. Opo. Thank you po, Ma'am Ruby. Ayan. So, ang grading system po natin ay pareho lang din po ng grading system nung wala pa pong pandemya. So, tatlo pa rin po yan, di ba po, Ma'am Ruby? Written, performance, tsaka ano yung isa? Periodical exams. Tama po, yan.
process. Ano, nag-task po. Ayan. So, written exams, yung mga quizzes po, tapos performance tests, and of course, yung huli po, yung ating pong periodical test. Ayan. Okay lang po ba kahit nawala yung NCAE, pasado naman po ang grade niya sa science at math sa STEM po, anak ko? Sige. Okay po, kapag hindi... Paano po ganun, sir? Ang first reference kasi natin ay yung grade po talaga. Secondary requirement lang po natin yung atin pong NCAE. Okay po yun, ma'am, Sir Cedric Santos. Ay, siya nga po ba? Okay po, basta po... Yes. Opo. Basta po, 85 pataas po yung kanyang grade. What year? Pwede naman siguro mag-report. Sabi naman yes po, ma'am Ruby. Kasi po ang purpose po ng result yes, ng NCAE. Po, yung interest ng bata doon sa kanyang i-enroll na listahan. Halimbawa po, kung bata na gusto niyang maging mag-stand. So, be-verify po natin. Sumita po din sa grade. Plus, check din po ng result ng NCAE. Ito po lang nagtutugmap yung interest ng bata. But if we continue natin yung produce, siguro sapat na po yung interest ng bata at saka yung kanyang grade po sa kanyang department. Ayan po, maraming salamat po. Yun po kasing NCAE, doon po kasi nag-gauge or na-measure yung interest po ng bata doon po sa kukunin po niyang track or strand. Okay? Ayan po. What if, sir, na-meet po ng bata ang 85% up na final grade sa CARD at 85% up ang general average ng bata pero mababa po sa 86% ang percentile rank ng STEM niya sa NCAE? Pwede po ba di matanggap ang bata sa STEM? Ayan. Yes po, ma'am. Hello po. Will answer. Sino sasagot, sir? Kayo po. Ano po masagot niyo po? Sige po. Well, answer. Yes po. Ang situation ay siya sa grade sa report. No po. Yes po. Pero sa NCAE ay mababa sa 86% na requirement sa STEM. Okay daw po ba siya sa STEM? Nangyayari naman po yan. So, since sabi nga natin, secondary si NCAE, yung first requirement is report card, so pwede siyang ma-accept lang po ang probationary. So, talagang kailangan or percent na talaga po yung yung grade po papa. Okay, yan po. Ma'am Jane Peralta, okay po, matanggap po natin siya sa STEM under with certain conditions po na dapat po ay may pakita po ng anak po ninyo yung eagerness, yung skills po na required sa atin pong STEM. Sabi nga po kanina, ang requirement po talaga natin ay ang NCAE po ay magiging parang secondary supporting document lang po natin siya. Basis po natin sa interest ng bata, pero we'll still rely po sa average grade po ng mga bata kasi we understand naman po during the time of NCAE siguro may mga barriers, may mga pangyayari na kaya po hindi nakaabot po dyan ng 86%. Ayan, refer po na lang po tayo sa card. Thank you po. Ayan, thank you po daw, Ma'am Ruby. Ayan, mga may tanong pa. Wala na po. Pwede po kayong magtanong. Huwag po kayong mahiya. Ayan. Huwag po kayong mahiyang magtanong. Nandito po lahat po ng atin po mga kaguruan po on screen. Okay, kasama rin po natin sila sa virtual orientation na to. Kaya po kung gusto niyo pong magtanong, ayan, nandito po ang atin pong mga sciences and mathematics teacher. Yan, pwede po tayong magtanong po sa kanila po. Ay, hello, question po ulit. Yes po. Kunyari regarding sa online classes, di ba usually Zoom meetings or
or tawag dito Google Meet. Class, Google Meet pero no kasi Google si meron iba kasi yung phones na ano eh na walang Google Apps like if sa yung bagong labas na Huawei ngayon kasi tinatry namin mag-download ng Meet ayaw eh. Ayaw talaga. Mm. Ayaw. So pwede namang Zoom 'di ba? Zoom or Opo. Ayun. Opo. Tsaka, ayun. Yung ano kasi tsaka yung sa Zoom is parang possible po ba na i-record yun? Kasi di ba may ano may kasi gumagamit din kami ng Zoom tsaka i-re-record na i-re-record nung present nung ano nung host yung buong video. Yes po, nare-record po. Nare-record. Pwede namang ano no i-send sa klase through Messenger or yes po sir. Ayun. Sige, thank you. Kasi para ano? Actually po, para, ang ito pong orientation din po natin ay parang nagdadakayaran na rin po tayo on what would be the best na gagamitin po natin para po sa mga bata sa susunod sa darating po na pasukan. Whether Google Meet po or Zoom, kung ano po yung mas advantageous sa mga bata, yun po yung gagamitin po nating platform. Ayun po, para ano kasi, parang inisip po parang ano, parang chance to review na rin kung may recording ng session. Okay po. Sige po. Noted po, sir. Copy po yan. Okay po. Yes po. Sir Gerald. Wala na po. Sir Gerald, yung Huawei kasi... Yes po, Sir Pax. Yung Huawei kasi nakaban sa Google. Kaya hindi nila ma-downloadan ng ano... Google Apps. Oh, hindi siya maka-download ng Google Apps. Kaya, maganda ang Google. Okay. Sige po. Wala na po ba? Actually, marami tayong parents na kasama din po sa atin dito ngayon. Ang STEM, sir, ano ang pinili nilang modality ko? Yung majority? Mostly, ang sa kanila po ay online ng STEM. Ah, mayroon lang po mga ilan-ilan na modular. Mga ilan-ilan lang po yun. Pero mostly sa kanila ay online. Okay. Sir, Gerald, question lang po. Yes po. Kailan po kayo mag-send ulit ng list ng mga students sa page? Okay po. So actually po, inaayos ko pa lamang po ang atin pong lista. Kasi po, as of now, nagko-confirm pa rin po ako ng iba pa pong mga bata regarding their enrollment po tsaka ang kanila pong platform. So, marami pa po kasing hindi pa nagko-confirm sa amin. Pero, may partial na rin po tayong inilabas po noon at sineseksyon na po natin sila based po sa kanilang learning modality. So, ibig pong sabihin, lahat po ng online magkakasama, lahat ng modular magkakasama. So, baka next week po sir during sa next week po sir mga Tuesday or Wednesday po siguro yung final list po. Tsaka pero ito pong STEM po ay ang ilalabas ko lamang po muna dito ay tentative list sa STEM. Kasi po sabi ko nga po kanina wala pa po akong karamihan po ay hindi pa po nagpapasa ng kanilang mga card kaya hindi ko po madesisyonan kung sila po ay qualified or hindi qualified sa STEM. Noted po. Thank you. Okay po. Yeah, meron pa po. Hi. Ma'am, sir, tatanong ko lang po. Hindi po magbibigay po kayo ng IT sa mga bata para po dun sila mag-open o yun po yung link na gagamitin nila sa online. Yes, nice. So ma'am, pwede ko rin po bang halimbawa po sa Zoom bibigyan niyo po siya ng Zoom ID and password. Pwede ko rin po siyang i-open or siya lang po sa Zoom. Gusto niyo po maso? Pwede lang po. Pero lang naman niya. Pwede siya i-open po. Para kung maintindihan. Pero pwede pong, actually po, pag Zoom po kasi Ma'am Jane Peralta, pwede nyo pong i-record yung nag-transpire doon po sa buong meeting. Pero pag pumasok po kayo, baka po ang role nyo po sa amin ay maging
observer na, online observer or supervisor. Kasi po, binibigay lang po namin yung atin pong meeting code sa amin pong principal oh, okay. Para po siya ay makapasok din pag mag-observe po siya ng amin pong online classes. Wow. Siguro po, ang gawin nyo na lang po, Ma'am Jane, ay i-record po ninyo yung pa-record nyo po sa bata, yung Zoom po, discuss yung Zoom, tapos iulitin na lang po. Yun na lang po siguro ang the best po. Kasi na-try ko pong mag-record niyan. Mm-hmm. May lumalabas sa screen record. Siya pwede naka... Ayan. Permission to speak, Sir Gerald. Yes po, ma'am. Permission po. Ang pag-record po kasi niyan, yung host, yung nag-schedule nung meeting. So let's say ako po yung teacher, ako po yung mag... re-record nun. And then you can ask permission sa mga bata. Kung gusto niyo makita yung recording. Ganun. Isa lang po magre-record. Opo. Yung host lang po. Pero pwede naman pong ibigay po yun sa mga bata po for reference, for clarification ng kanilang mga lessons. Pwede pong hingin sa teacher. Ibibigay naman po yun ng teacher siguro, ma. Okay, thank you po. Okay permission, po. Permission, Sir Gerald, yes, permission po. To speak. Yes po, Ma'am Germa. Yes, actually sa Zoom, kung mag-request din yung estudyante na i-record, pwede rin naman kung papayagan ng host. Actually, Ma'am Jane, pwede pong mag-request ang anak nyo dun po mismo sa teacher na kung pwede i-record po yung lesson for that matter. So, yung anak niyo po ang mag-request sa teacher po mismo. Yun po. Okay. Thank you po. Opo, bali, ano po, on the spot, habang po nagsusum, pwede po siyang mag-request. Yes, opo. And then, pwede niya po nga. Pwede po siyang mag-request sa teacher. Na, opo, bali, before po nung opo, mag-start ng yun. Class, mag-request lang po siya para po. Okay. Ayan. Sabi po dito, may mga dapat bang bayaran opo. Sa STEM? Wala pong babayaran po kasi ang ating pong paaralan ay public senior high school po. Kaya wala po kayong ipag-aalala, wala po kayong babayaran, pati module po, wala po kayong babayaran. Meron pa po. Wala na po. Wala na. Ma'am Ditas. Nandiyan ka po ba, Ma'am Ditas? Yes, of course. I'm listening. Baka naman po pwede niyong bigyan po kami ng konting linaw sa atin pong mga magulang. Paano po ba yung gagawing pagtuturo sa STEM in terms of activities, laboratories ng atin po mga STEM students. Ayan. Go na sa yung Miss Universe answer. Ano naman po, di bali, depende po kasi, di ba, katulad noon, may mga pumili ng modular, printed, online, synchronous and asynchronous. So, yung mga activities po ay mag-base po sa mga modalities. Pero pare-parehas lang po yung mga topics. Mag-iiba lang po yung in terms of yung strategies, katulad po sa modular printed, yung mga activities po doon, syempre po, ay hindi na po nila makikita yung explanation. So most probably, ay makukuha na nila doon sa module. Ang explanation ay nasa module na. Hindi katulad po sa online, we can have online discussion. At the same time po, katulad po ng ginagawa natin ngayon through Google Meet or through Zoom or through FB Live, pwede ko pong ma-discuss yung mga lessons o yung mga topics na nandun po sa curriculum. So, mas parang nakikita ko na mas may explain ko po siya kung online. Pag synchronous po. Online synchronous. Kasi po, yun po, live po yun. I mean, makikita po kami na makaka-explain ako. Like, unlike sa synchronous, na yun po, nandun lang po makikita yung mga activities sa via Google Classroom or Edmodo. So,
wala pong makikitang masyadong, I mean, may explanation din po doon, pero hindi katulad po ng sa synchronous. Anyway, kung ano man po yung napili, I assure you na I will try my best to be able to explain to your children kung ano po yung para po maintindihan nila kung ano po yung mga topics na nakalist po. By the way, Ma'am Ditas Flores po ang pangalan ko. I will be teaching po Earth Science and General Biology. So, medyo specific na po yung mga topics na didiscuss ko at yung ito ko naman po sa kung meron po kami, magkakaroon po kami ng mga hands-on activities kasi nga po ay walang face-to-face. May mga papagawa rin po ako mga activities na hands-on. Pero po, ito po ay most probably ay gagamit po kami ng mga materials na available po or localized materials po. Ibig sabihin po, yung mga materials available sa bahay nyo na pwede pong magamit or activities na magagawa nila na para pong ginagawa sa lab. Do wala nga lang po kami mga lab equipment, pero i-improvise po. Ibig sabihin po na improvise ay gagawin po like katulad kung wala po kayong mga wala pong beaker, meron naman po siguro kayong mga measuring cup. So medyo magkakaroon po tayo ng medyo pagbabago in terms sa mga gagamitin pong mga lab materials. Hindi po lang, hindi naman po lab equipment, pero mga materials na pwede pong magamit nila pero na makakatulong po sa kanila na makagawa ng isang activity na para na rin po silang nag-lab sa school. So, yun po. Whether modular o online po, magiging parehas lang po yung magiging attack o sabihin yung pinaka-strategies na gagamitin po sa pagtuturo sa Earth Science and General Biology. Si Sir Fox po ang, I think, magtuturo ng Earth and Life Science po. Itong first semester lang po yun na pinag-usapan po natin. So, yun po, welcome ko po kayo sa aming school, General Flaviano Yengko, Senior High School, and rest assured po na we will do our best as one of the teachers of your children na matuto po sila at we assure you na aalis po sila sa paaralan na ready po sa kahit nangyayari po itong ating pong different modalities, we will assure you na ready po silang for college. At the same time po pala, we will be preparing also kasi sa I think ang Department of may exam po pala na prepare kami para po makakuha sila ng mga scholarships na sa science. Anyway, DOST po pala. Anyway, may mga reviews po na gagamitin. At the same time din po pala na meron po kaming science investigatory projects na pwede na rin po magawa rin po kahit wala po sa school. Na research po na pwede nila, kasi po that will be a training for them to be able to come up with a project na makakatulong po sa kanila na matrain ang kanila mga skills. So, nilang po, salamat po Sir Gerald for the time. Okay po. Sabi po dito, Sir, sorry po, baka na-discuss yun na kanina, hindi ko lang narinig. Paano po pala sila sa assessment? Example, periodical exam. Paano po sila mag-exam? Paano rin po ang grading sa kanila, especially kung online? Hindi naman lahat kaya i-assess pag puro written lang activities at assessment. Ayan. Sir Alex Gabot, tama po kayo dyan. Hindi po lahat ay kayang i-assess ang bata through written activities. Kaya nga po, ang grading system pa rin po natin ay hindi po siya nagbabago. Nung walang pandemic at ngayong may pandemic, based adapted order number 8 series of 2016, yun pa rin po ang gagamitin po nating pag-measure sa mga bata. Ibig pong sabihin, ang written exam po ay 25% lamang po, ang performance task ay 50% at ang periodical exam ay 25% for a total of 100% po. Pero yan po ay magkakaiba, depende po sa track at saka sa strand. Sir, ang atin pong performance task ay napakahalaga dahil 50% pa rin po yan. So hindi lang po tayo magme-measure through written. So kagaya nga po ng
sinabi ni Ma'am Ditas, mag-require po ang mga teachers or may mga times na ipapa-record ni teacher ang ginagawa ng bata sa inyo pong mga bahay, ayan, sa kanila pong mga hands-on activities or hands-on experiments para po sa kanila pong mga performance tasks. As, ang periodical exam po ay ganun pa rin naman po, pero ang mag-iiba lang po ay ang platform na gagamitin po. So, ibig pong sabihin, mag-i-exam po yung bata sa online platform within the given schedule pa rin po ng periodical exam. For example, 1 hour. So, ibig sabihin, with that 1 hour, eh, dapat po mag-online yung bata at mag-exam siya para po makapag-take siya ng kanyang periodical exam. Yan po, sir. Clear na po ba, Sir Alex? So, yan po, wala na po. Wala na po yatang mga tanong at medyo walakas na yung ulan. Yung iba po nating kasama ay nag-brown out na po sa kanila yata. Ayan. So, kung wala na pong tanong, ayan. Meron pa po ba? Wala na po. Sana po wala na. Sana po naging malinaw po sa atin pong lahat ang atin pong pag-uusap-usap po ngayong hapon na to as regards the different learning modalities, requirements, at marami pang iba para po sa atin pong mga STEM students. At para po sa pangwakas na pananalita, ayan, atin pong pakinggan ang atin pong guidance counselor at the same time master teacher po natin sa Yengko, Ma'am Ruby Abi Jeremia. Ma'am Ruby. Thank you, Sir Gerald. So, isa po mabungang hapon para sa atin lahat. Sir, clear po ba? Clear po, ma'am. Clear. So, natutunan na tayo po'y nagkita kahit man lang sa isang virtual orientation. So, we do believe that homeschool collaboration is very important. We are in the pandemic. We do hope that your school will always be at the end of our school. Yes, we will be the same one amidst the pandemic. And I would like this opportunity to acknowledge the school of the school committee of our school because I don't know how to be heard. Well, my school is a school. So, at naniniwala po kung malalampasan natin po ang pandemya nito. Naman po, sa gitna ng ganitong pagkakataon po, lagi niyo po tandaan sa Yengko Shs. Magandang buhay po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Ruby. Maraming salamat po para magpasalamat po sa lahat ng atin pong mga magulang na narito po ngayon sa atin pong virtual orientation para po sa pakikinig at paglalaan po ng halos 2-3 oras po para po sa atin pong virtual orientation ngayong hapon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Of course, kasama po dyan ang atin pong mga members ng faculty. Yan, hindi ko na po kayo maisa-isa ngayon at ako'y nakasalpon na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo. At sana po ay tuloy-tuloy po tayo hanggang next week po para naman po sa iba pong i-track and strand ng atin po na ino-offer po ng atin pong paaralan. Huli po, maraming salamat po sa mga magulang. Kayo po ang amin pong magiging kakampi at karamay para po maisulong po natin ang edukalidad or sulong edukalidad na tinatawag po ng atin pong rehiyon. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat po muli. Thank you so much teachers, thank you so much parents. Yan, muli po, maraming salamat po. Goodbye po sa inyong lahat. Hindi ako makauwi at umuulan. Thank you po. Thanks. Thank you. Salamat po. Ang balita sa inyo ng SDOE Musiti ay handa na sa pagbubukas ng klase sa darating na August 24. Teka! Hanggang walang vaccine, hindi ko napapasukin ang anak ko. Mahalaga sa
malaki ng edukasyon pero mas mahalaga ang buhay ng anak ko. Pag tinamaan ba siya ng COVID, may babalik niyo ba ang buhay ng anak ko? Hindi ba pwedeng i-cancel na lang ang taong ito? Abay, para nyo kami pinapipili kung buhay ng anak namin o eskwela eh. Kulang po, matapos na po ang makikipag-unayan namin at konsultasyon sa Interagency Task Force at Department of Health, inanunsyo na po ng ating kagawaran sa pamumuno ng ating DepEd Secretary ang class opening sa August 24. Pero hindi po ito nangangahulugan ng nakagawian natin na pisigan na pagpasok ng mga bata. Dahil meron na po tayo ngayon pagpipilian ng mga mag-aaral katulong po ng ating mga magulang na katulad nyo. Meron po tayong mga learning modalities gaya online, pa-modular, blended, homeschooling at ang panghuli ay ang face-to-face. Ang DepEd po ay may inahanda ring learning continuity plan kung saan nakapaloob po ang lahat ng plano, mga gawain, programa at proyekto para masiguro magiging maayos ang sistema ng edukasyon sa new normal. Ha? Anong education sa new normal? Eh di ba may COVID-19 pa? Ha? Kailangan ba magbukas ng klase sa August? Ayon nga po sa ating DepEd Secretary, Secretary Leonor Lining Magtolis Briones, kailangan nating simulang bigyan ng pag-asa at pagkakataon ng ating mga anak at maturuan silang yakapin ang realidad. Magkaroon ng lakop ang mga ito sa new normal na ating kinakaharap. Eh paano ba yun? Eh ayoko talagang palabasin ang anak ko. Gusto ko ako nalang magturo sa kanya. Pwede ba yun? Diyan po papasok ang ating ika-apat na pagpipilian, ang homeschooling. Dito po ay mismo kayong mga magulang o guardian ang gagabay sa inyong mga anak sa kanilang mga pag-aaral at nakatakda na pong ilabas ng DepEd ang guidelines para dito. Alam po ba ninyo mga magulang na malaki ang inyong bahagi sa kung anong learning modality ang ating ipatutupad? Ano man po ang sitwasyon, tuloy po ang sunod edukalidad sa bagong normal. Ayon sunod po sa DepEd Order Number 7, Series 2020 o School Calendar for 2020 to 2021, magkakaroon po tayo ng enrollment sa buong buwan ng Luno kung saan may sasagutan po kayong survey form na layong makuha ang mga kinakailangang impormasyon at mapulsuhan kung ano sa mga nabanggit na learning modality o estrategiya ang gagamitin para masuportahan ang mga mag-aaral sa darating na pasukan. Magtutuloy-tuloy din po ang mga gagawing paghahanda at gagamitin namin ang buong buwan ng Hunyo hanggang Agosto upang matiyak na ready na tayo pagdating ng August 24. Magsasanay po mabuti ang ating mga guro. Ihanda po natin ang mga kagapitang kakailanganin. Maghahanap po tayo ng makakapartner mula sa private sectors sa visa ng Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela. Sa pagbubukas ng ating mga paaralan, katuwang ng City Government of Imus ang ating DepEd. At syempre, tanggad namin ang seguridad ng lahat ng mga papasok ng mga mag-aaral at syempre ng mga guro. Kaya nga, plano ng ating city government ay tulungan ng ating DepEd, lalo na sa pagpapanatili ng linisan at seguridad ng ating mga paaralan. Naglalayo tayong pumili ng mga disinfectant, mga thermal scanners, footbath, mga face shields. Ilan lamang po ito sa mga inihahanda po natin para masigurado natin ang kaligtasan ng ating pong mga mag-aaral at mga guro. Bukod po dito, isa sa magandang programa siyempre, yung pagkakaroon po natin ng mga modules. Itong mga modules po na ito ay ipin po natin ng libre at ipamamahagi po natin para yung pinatawag po natin blended learning ay ma-implement po talaga natin ng maganda sa ating mga paralan. Marami pa kong mga inihahanda mga programa ang ating pong pamahalang pamuso. At nakatulad nga rin po dito siyempre yung pagsasaayos po ng ating pong mga eskwelahan para yung pong virtual learning experience po nila ay talaga pumapaganda. Handa po ang pamalang lusod na gumastos para yung internet connectivity at yung upgrade po ng ating mga IT equipment and facility para siguraduhin po talaga na maibigay po yung pinakamagandang
servisyo at posisyon sa ating mga kabataan ay ating maibigay sa kanila. Naniniwala po tayo na sa pamamagitan lamang po ng pagtutulungan at pagkakaisa, may tatawid po natin ang nangyayari pong epidemya dito po sa ating bansa. At syempre, kaisa ng Department ng Edukasyon, ang ating pamalang kapunsod sa adikahin po na ito. Kaya sana magsama-sama po tayo at ating po talaga matutukan ang edukasyon ng ating mga kabataan. Sapagkat naniniwala po tayo na dito po sa IMUS, no? Ang ating po mga estudyante, ang bida, kayo pong importante. Kaya kailangan po talagang bigyan po kayo ng prioridad. At hindi po kami magsasawang magpaunawa sa lahat na tayo ay may ginagawa at may pag-asa sa gitna ng pandemya. Sa Dep and Imo City, wala pong maiiwan. Pwedeng mag-online, pwedeng mag-modular. Walang mahirap, walang mayaman. Gagawin po natin ang lahat ng paraan. Samahan niyo po kami sa labang ito. Hindi po namin ito kayang mag-isa. Hindi po DepEd ang kalaban dito. Kakampihin ninyo po kami para sa magandang kinabukasan ng inyong mga anak. Labanan natin ang kamangmangan. Magkaisa po tayo. Magkapit kamay. Salamat po sa inyong pakikinig. Kung meron po kayong katanungan, ang opisina ko po ay bukas sa inyong lahat upang tugunin pa ang inyong mga katanungan. Kasama ko po at kaisa ang lahat ng mga punong guro, mga supervisors at mga kasama ko dito sa SDO Imo City na kahandang tumulong sumagot sa lahat ng inyong mga katanungan. Sa uli, inaasahan ko po na tayo po ay magkakaisa. Kapit kamay po tayong mananalangin, hihingi ng tulong sa ating poong may kapal. Dahil po, ang Diyos na sa atin ay dinikha, ang siyang magbibigay solusyon sa lahat ng ating mga suliranin. Siya po ang tatapos sa pandemic na ito. At siya po, higit sa lahat, ang magbibigay sa atin ng tunay na kahulugan ng kaligayahan at magandang buhay. Dep and Imo City, hindi obligasyon, kundi dedikasyon. Dahil sa Imo, importante ka. Ikaw ang bida.